kasi sa bus terminal, eh, naman kagabi ako na tulog ng ano na, eh, 1 o'clock. Kiin na. Ano eh, tapos nag-wake up ako ng mga, ano, 5, quarter to 5. Ganun talaga yung wake up ko, 4. No? Insan, 3:30. So, 4. 30, ganyan. Kahit matulog pa ako ng alas 2 ng ano niyan, kumbaga ano niyan, nakasit na yan. Maliban lang kung mayroong magandang deluxe room katabi, pare. Uy, shout out pala sa ano natin, ha? Sa mga viewers, kagabi mayroong nagpo-comment, eh. So, normal lang yan. Okay, so ngayon, mayroon tayong ano, bagong fresh graduate ng automotive kay lahat. Yes, sir. Automotive from Cantilan, Surigao del Sur. Shout out sa ano? Taga Cantilan, Surigao del Sur. No? Mag-base ka na, ano, Chief? So, from Cantilan, Surigao del Sur, malayo-layo ang biyahe. And also, we have from South Cotabato, si Sir no? Si Sir Glenn Aprino? Batulayan. Batulayan, no? Siya, nagbiyahe siya ng almost 15 hours, no? From South to Cotabato down to Caraga region, to Bukon City. Just to call this to undergo a training, land based training, no? So, kasi si he is a graduate from a 4 years course. Siguro isa-isay natin mag-introduce para tanggalin muna ating uniform na i-requisit natin mamaya sa ano. Okay, introduce ka muna Sir Glenn. No. Kasi yun yung ano natin, kumbaga ano yung purpose mo para at least malaman ng ating mga viewers na ito pala yung ano natin. Good morning sa lahat. Pangalan ko ay si Radion Glenn Batulayan. Galing ako sa South Cotabato mga. And nag-graduate ako ng ano, aircraft maintenance sa Davao City, ISAT. At napunta ako dito kasi 100% akong ako isalik bagawa. Dari nga sila iwala. Iwala talaga ako dito. Good choice talaga eh. Kaya pinili ko ito kasi good choice pa lang. Pangalan pa lang, ano na? Ano? Good na. Okay. So, babatiin mo yung mga pin... Alam ba lang na YouTube channel natin, hindi? Ha? Mama mo? Papa mo? Hindi. Ah, hindi? Hindi mo sinabi pala. Hindi. Pati kapatid mo na ano? Hindi rin. Ako lang na decision, sir. Ay, yung shoota mo? Alam niya na yung YouTube channel? Alam niya? Okay, babatiin mo siya. Shout out sa girlfriend ko. So, good morning, ma'am. So, nandito na yung ano mo, nandito na si sir. Ano naman siya dito? Safe dito sa ano natin. Kasi yung ano dito, stay-in lang sila, no? Ano nito? Parang ganun lang. Pero itong condominium natin, ano lang to, temporary lang. Dahil pag maka-abroad na kayo, bibili na kayo ng sarili niyong condominium. Okay, so welcome aboard to the Good Choice Technical Training Center. Wala pa po idea sa welding pero... Ah, ano yan? Natutod yan. Step by step. First timer talaga. Kasi advantage sa inyo dahil graduate kayo ng 4 years course. No? Ika nga, yung English niyo dalawang sako. Okay. Si John, layo, si John D, layo ng ano to, La Union, from La Union. Pati si Sir, ano, galing pa ng Batangas, si Sir Randy. No? Si ano naman, si Mac Mac, ano naman, galing ng Sibugay, Sambuanga, ano yan? Sambuanga, Sibugay, sir. Sambuanga, Sibugay, layo. Dalawang araw din ang biyahe niyan. Pag-graduate na sila ng ano, si Peter sila, tapos mag-waiting na lang sila ng Ismawin Sito. So, thank you, Sir Glenn. Anong nickname mo? Glenn. Oh, sige, thank you. Shout out, Abaladya, sa, ano, sa South Cotabato. No? Mayad na araw, adlaw, no? Mayad. So, okay, thank you, Sir Glenn, no? Okay, copy muna kayo, mag-copy. Mayroon copy tayo dun sa, ano, mayroon copy. Sinong gusto mag-copy? Mayroon copy dun, mayroon copy natin sa loob, no? Starbucks yan, ha? Starbucks. Okay, so, sunod. Ikaw naman. Introduce kayo sa ano ninyo. Sana ka anong purpose? No? Anong purpose? Bakit kayo mag-aaral ng ano? Pang Peter kayo lahat, di ba? Marco, lahat? Oo. Sige. Okay. Introduce ko na.
malay natin na ano kayo. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Mga classmates, good morning. I introduce myself. I'm G. Tim Tim from Bukawi, Lanusa, Surigao del Sur. My purpose here is to para may bayo dahil makakatol. Pwede na Bisaya, sir. Regalo kasi, tayo YouTube. Ano tayo, mayroon tayong viewers sa ibang mundo. International. Buong mundo yung nanood sa atin. Mayroon tayong mga viewers sa ibang bansa. Gusto ko rin matuto tsaka magkaroon, sir, ng magandang trabaho, sir. Kasi opportunity ito, sir. Opportunity. Oo, si sir. yun lang, sir. Na-graduate ako from Nimso Pantilan, sir. Ilang years yun? 4 years, sir. Wow! Palakpakan natin! Palakpakan natin si sir! Hindi natin napalakpakan si sir ko na. Wow! 4 years, ha? Automotive technology yan? No? Yes, sir. Okay, so welcome, sir, to the good choice. No? Welcome aboard. Ika nga. No? Binata pa, may sawa na. Okay. Ilan kayong kapatid? One, sir. Tito. Ayoyo. Ang pangilan ka? Una. Ah, panganay. So, nandiyan nakasalala yung magandang kinabukasan din ng kapatid mo. Okay, so, okay. Binata pa, sir? Sir. Anong nickname mo? Janjan. Janjan. Okay, Jan. So, welcome to Good Choice. Welcome to Botuan City. Ah, sir Jan, no? Tapos ako sa Northeastern Mindanao State University, Nimso Cantilan Campus, ng BSIT, Major in Automotive Technology. Uy, palakpakan natin! Actually, sir, na yung graduation namin noong June 27. Uy, bago lang. Oh, congratulations sa inyong lahat. Congrats. Ang campus ko dito, sir, ay para makapag-learning, makapag-training. Tapos kung may opportunity na makapag-trabaho sa Juan Barco. Barco? I-grab ko talaga yan, sir. Okay, yan. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yan, ano dyan? Pag ako ay nakapag-training dito, sir, pag-usayan ko talaga yan. Yun din, sir, yung ano namin, sir. Pag-grupo ko, sir. Nakita niyo na ba yung YouTube ko? Okay, ay, paano? Okay, makikita niyo yan. Shout out namin si Kan, teacher namin si Sir Agapito Picasales at si Sir Charlie. Magulang ko, itong ginagawa ko para to sa ginabukasan natin. Baba, suporta lang kayo. ilang kayo magkapatid? Sir, actually sir, sa maghiwala yung ano ko. Yung mama, papa. Bale, sa amin na ako, apat kami. Kayo. Tapos, sa una yun, una. Una oh. Sir, tapos yung sa pangalawa, mga alin siguro yun. Sir, malilit pa sir, tapos sabi ako yun. Anong trabaho ng papa mo? Builder siya sir, yung ama ko sir. Tapos naghiwalay man sila sir. Saan yung papa mo ngayon? Nandun lang sir
Came from Kabasan, Cantilan, Surigao del Sur, and lately, nag-graduate ako ng PSID Automotive 4 years sa NEMSO Cantilan campus. And ang purpose ko dito is para matupad yung mangarap ko na maging kahit hindi yung nagda-drive ng barko, pero at part least sa part sa barko, nandyan sa barko. Kasi yung yun talaga yung pangarap ko noon pa, pero hindi kaya ng pamilya ko yung gusto sa yan. Oh, pag-eskwela. Kaya kumuha ko ng ibang kurso para matuloy ng yung pangarap ko. Okay. And I'm so thankful sa opportunity ng Good Choice Center na isa ko sa isa ko sa parte nito, and thank you so much sa opportunity na binibigay sa akin at sa aming kagrupo. Ilang taon ka na, sir? 21 years old, sir. Ilang tayo magkapatid? Dito. Dito? Yes, sir. Pang ilan ka? Pang panganak. Si Papa, saan ang trabaho? Sa ngayon, security guard siya, sir, sa isang kapanik, isang gasolinan. Doon saan yun? Sa, yes, sir. Shout out si Papa. Shout out para sa Papa. Sa mga magulang ko, Janet Tarsaris at saka kamama ko, Candelaria Tarsaris. Ay, ma, kapa. Girlfriend? Kapa, hindi pa, sir. Good. Okay, thank you. Welcome aboard, sir. Isang umaga sa ako nga pala si Jiberson Osol from Aksam Lango sa Surigao del Sur. Nag-graduate ako sa PSIT Automotive in 4 years course. Then ang focus ko dito ay gusto ko makatulong sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid. Kasi alam ko laging good opportunity ito para sa amin. Good choice. Kaya sa mga gustong mag maka-abroad or seaman, lapit lang kayo kay Sir Jimmy. Kuya Jimmy. Yan lang. Okay, thank you. Ano pa ngayon mo? Jip-jip, sir. Jip-jip. Okay, so pagpaka natin si Sir Jimmy. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, sir. Good morning. Ako nga pala si Nathaniel Diaon, magmula sa Kabasan, Cantilan. Graduate ako ng PSIT Automotive Technology. Bachelor of Science Technology, no? Industrial. BSIT. Okay. At ang purpose ko dito para makatrabaho na sa barko at siyempre makatulong sa ating mga magulang, kabawi sa kanila. Palakpakan natin! See you! At shout out natin sa mga utol ko dyan. Girlfriend! Palasir! Okay. Thank you! Galing sa Consuelo, Cantilan, Surigao del Sur, at nagtapos po ako sa NEMSO
Magandang buhay sa ating lahat. Ako po si Benvenido Duero Sinisa from Consuelo Cantilan, Surigao del Sur. Fresh graduate from NIMSO Cantilan with the course of automotive. Ako po ay pang-anim sa 10 magkakapatid at siyam na magkakapatid. At ang pangarap ko ay masuklian ang paghihirap ng aking magulang. Wow! Napaka natin! Nagsisikap talaga ako para sa sa magandang pangkabuhayan namin. Dahil ang tatay ko ay isang mangisda lang. Doon sa inyo? Oo, sir. Saan yan? Sa Lunusa? Sa Cantilan. Cantilan. Tabi ng dagat yan, di ba? Tabi ng dagat. Pang-anim ka? Pag-anim ako sa... Si Mama, anong work ni Mama? Housewife siya, sa pagbabahay. Oh, yeah. Shout-out mo sa Mama, Papa mo. Ay, shout-out nga pala sa nanay ko, si Maribik Di Sinisa, at si tatay ko, Benvenido Di Sinisa. Salamat sa suporta sa inyo, Nay, Tay. At sa sa kaya ate ko na... Mga kapatid. At sa mga kapatid ko, lalo na sa ate ko na siya nagbibigay ng allowance sa akin, salamat sa iyo. At nakapunta ako dito ngayon, isa na itong malaking oportunidad para sa akin at sa aking pangarap. Yan lang po. Ay! Morning, sir. Morning, sir. So, before I started, sir, at may ako mga kabansaba na gusto mo kang training. Pero sila magabanggay. Kuyang kaminan sa Kainan. Okay. Ibalik, pasundo natin sila ng bachelor. Shout out sa kan mo karya pa diri papunta pa lang dito. By the way, my name is Jemar Galuran. I live in Kabasan, Purbatro. I finished studied at NIMSO coursing BSIT Automotive. Here we are na manipalad kuno na magsima kay para makatabang sa Dominicana. To help our parents to survive our family. And my purpose is here is to learn more and to grab the opportunity because Ilan tubig si sir? Mayroong baso ko dyan. Paano mo nga yung baso natin doon, Mac, sa loob, Mac? May baso dyan, Mac, para at least maka... May tubig tayo dyan, ha? Libre tubig tayo. Kopi, meron din kopi. Dahil libre kopi dito, Mac. Sino mag-post ng kopi? Okay. Purpose namin dito, sir, is... purpose na ako dito, sir, is to learn more and to help my family. This is my good choice for ako manggaling ka doon na inisip. Okay. So, apply mo na eh. Bim-bim, sir. Bim-bim, okay. So, binata pa, may isama na. Binata sir. Okay, so welcome aboard. Okay, thank you, sir. Mag-copy kayo, mayroon ko bid dyan, no? Okay. So, once again, thank you very much. Welcome aboard to the Good Choice Technical Training Institute Corporation. By the way, my name is Jimmy Lito Odarbi Hiloka. My profession is
certified welder, mechanic, machinist, no, pipe fitter, plumber, and other skills, no. So ako po ay isang graduate ng automotive, 1 year vocational, way back 1991, no. 1991. Adin, naalala ko tuloy si ano, si Sir Glenn, no. 1991. I'm the eldest son of Mr. and Mrs. Iluka family. Anim kami magkapatid, ako yung panganay. So yung magulang ko doon sa Dinagat Island is talagang wala talaga naman. Kasi hindi rin sila nagpa-aral ng lolo namin kasi namatay yung lolo ko ng maaga. No, yung lolo ko, pagkawala ng lolo ko, bali dusi sila ng magkapatid. Yung father ko is panglima ano yata siya, panganim, no? So 12 years old pa lang siya, wala na siyang father. So hindi na rin siya nakapag-aral ng ano, even high school. Wala, hanggang grade 3 lang siya. And then dahil nagkawatak-watak sila, si father ko napunta sa bukid noon. Tapos yung mother ko naman, maaga din yung matay, ano, maaga sila nag-asawa, father ko sa ano. Tapos 1972, nag-move kami sa Dinagat Island. Shout out pala Dinagat Island, no? Sa San Jose. And then doon ako nag-aral ng first year up to grade 1 up to grade 6. No? Dahil sa kahirapan doon sa Dinagat Island, lumuwas na kami dito sa mainland, sa Surigao del Norte, doon sa Mati, sa bundok doon, nagano kami ng ginto. Small scale mining. Okay? So 1990, nag-move na kami dyan sa, ano, sa, 1980, nag-move na kami sa Surigao, Mindan, sa Surigao del Norte, no, doon sa may Mati. Then, nag-stay kami up to 1985, no? So, doon na rin ako nag-aral ng first year at saka second year, no? Up to 1985. So, grabe naman kasagsagan dati ng mga ano sa kabilang grupo, ika nga yung mga kapatid natin na ano. So, up to 1987, bumalik kami doon sa Dinagat Island dahil sa magulo na doon. So, doon ako nagpatuloy ng 89 ng up to 4th year high school. So, yung father ko, nag-move naman sila dito sa Cabarbaran City. Sa Sangha 1988. So ako na lang naiwan doon sa Dinagat Island. So what I did, in order to survive, pumupunta pa rin ako doon sa mainland. Absin ako ng Friday at saka Monday, no? So sa isang linggo, tatlo lang yung pasukan ko na araw. Ano lang, Tuesday, Wednesday at saka Thursday. Dahil ng ano ko ng ginto para makabili ng bigas at saka yung siyempre pang-allowance ko. Good for 2 years. So pag-graduate ko ng 2 years, nagpunta na ako dito sa Cabarbaran City, sa yan sa Sangha, no? At 1989, no, siyempre hindi ako nakapag hindi na makapag-proceed ng college, so I decided to go in Bukidnon sa sa Quezon, Bukidnon. At nag-helper ako doon sa tiyuhin ko, mayroon siyang talyer na yung blacksmith shop. Doon ako nag-helper, taga ano ng bluer, yung pandayan, ito nga. And then, 1 year din ako doon, bumalik na ako dito noong 1990. Siyempre, doon sa Palayan, wala ka talagang ano yan. So, I decided na naman naghanap dito ng trabaho sa Bukman City, pero hindi ako pinalad. So hanggang doon lang ako muna sa Palayan. And then 1991, mayroong nag-offer na automotive school sa Cabarbaran. Wala na ngayon, yung Isyan Buktik Academy. No? So 1990, pumasok na ako, kaya nag-graduate ako ng 1991. 1 year vocational course ng automotive. So trabaho ako sa umaga, 7 to 12, ano ng palay. Tapos 1 to 9 p.m. nag-aral ng automotive. Para mayroon akong pamasahe sa jeep, kailangan kong magtrabaho sa Palayan ng half day. So at the time, 1991, ang sahod is 100 pesos
paglaglampas ka sa Pilapil, sa Basakan. No? Yung ano ba, taniman ng palay? Semento, sir. Yung ano yan, linisan mo yung palayan. Tapos, nung pag-graduate ko ng 1991 ng automotive, apply naman ako dito sa Butuan City. So, anong nangyari? Hindi pa rin ako natanggap. So, I decided to go back again in Bukidnon. So, at the time, in Valencia, Bukidnon ako kasi wala mang talier sa Quezon, Bukidnon na malaki. So, I go in Valencia, Bukidnon to find a job. So, luckily, I found a machine shop, Rusman machine shop. No? So, dahil hindi ako taga doon, nag-stayin ako sa isang tool room. No? So, yung allowance ko, 25 pesos isang buwan. Libre kain lang ako. Okay? Libre kain lang. Good morning. So, yun yung first, ano ko, first pasok sa talyer, machine shop, isang malaking machine shop, lahat, all around ako doon, helper sa makina, taga-walis, taga-lahat, lahat-lahat ang ano dyan, pas-CR, lahat, ilinisan mo yan. Kasi ako lang isang, UGT, ang laki ng machine shop, yung machine shop ko, wala pa, mga tatlong ganyan kalaki sa machine shop ko. So, mga ilang buwan ako doon, mga siguro 8 months, naubos yung pantalon ko na kasi wala na akong pambili. So umuwi na ako dito sa Butuan City. That was 1992. No? Mga July or August, ganyan, umuwi na ako dito, 1992. Pagkatapos, natanggap naman ako ng isang helper sa shop dito. Okay, good morning, Sir Buyet. Helper, ang sahod ko naman, 40 pesos a day. Okay? From 25 pesos a month up to 40 pesos. Dahil sa sipag ko, nagiging natuto ako mag-welding, yung body repair. Yung bangga ng masasakyan, body repair. Body builder, sasakyanan. Car, dinte na tawag niya, no? Car body repair. So, tapos lumipat naman ako doon ng talyer sa kapila, sumasahod naman ako ng 100. Okay? Hanggang nag-repair ako ng isang dump truck. So nakita ako sa isang chief mechanic ng taga construction. So hinire ako doon sa Marville, South Cotabato, 1993. Okay? Hindi ko makalimutan yan. May 3, 1993. Okay? So ang sahod ko naman doon, ang usapan namin 150. Pero mayroon mga welder na from Negros. Ang sahod nila is 115. So, nilibil na lang yung sahod ko. Hindi na rin ako nag-back out kasi nandun na ako eh. Di ba? Hindi na ako ito na lang din kasi mayroon mang tatlong taga Dumaguete na mga welder din. Ito yung sahod nila. Ay reklamo si boss. Ay bakit si Jimmy 150, yung taga Dumaguete 115 lang. So, dapat si Jimmy, kung ano yung rate ng taga Dumaguete, yun lang din yung sahod ni Jimmy. Ito na yung alanganin, uwi pa ako dito sa Butuan. Diba? So, sa madaling salita, 2 years ako doon. Yung namin, 7 to 5. Pero minsan sa overtime, umabot ako ng 7 to 11. Yan pinaka-maximum na ano na yan. All Monday yan. Walang Sunday sa amin. No? All Monday. No? Bakit? AAA construction, 6 lang kaming welder, 4 na may asawa, 2 ang binata. So, sino magtatrabaho? Yung mga binata. Kasi yung mga may asawa na, pagtapos ng alas 5, magtatagay-tagay na yan ng tuba sa bang house namin. Kasi tabihan ng mga niyog, maraming tuba. Meron ng yung portable na karaoke dati, yung mini karaoke. So, bug-bug, sarado ako doon. Sa 2 taon ko, mabilang lang yung araw ko na absent. Yun lang trangkaso na hindi na grabe na talaga. Sa 2 taon ko rin, isang bisis lang akong umuwi dito. 1994. Okay? 1994. Dumating ako ng December 24 ng alas 10 ng gabi doon sa Palayan. Kinabukasan, December 25, alas 11:30 ng tanghali, balik na naman ako sa Marville. Ganun ang ko. Kaya naalala ko tuloy si Sir from Banga, South Cotabato, punta na ng Butuan para sa kinabukasan. Ako naman dati, ganun din. No?
to learn, no? Sa skills para mayroon akong matutunan to develop, to enhance my skills for automotive, no? Ngayon, yung mga kasamahan ko na mga dating abro mechanic, niyaya nila ko, Jim, sama ka sa amin. Saan? Sa Saudi. Kung kailan ang alis? Next week. Okay, di? Resign kagad ako. Gawa ko ng resignation letter, resign. So, 1995, okay? Manila na. That is February 2, 1995, okay? Sumakay ako ng barko from Cotabato to Manila. Cotabato, Francis. Okay? Dumating kami ng February 5. Kasi dumaan man sa Buanga, Iloilo. Maraming puwerto ang dinanan. So, 1995. Ngayon, pagdating sa Manila, hindi naman ako sinuwerte. Hindi natuloy ng Saudi. Kaya nagtrabaho naman ako sa construction ng Manila. Kahit saan ang mga ano doon. Basta pag construction ka, kahit saan yung destino, paikot-ikot. Bilang isang welder, welder. Hanggang noong 1997, nakapag-asawa na rin ko doon. Noong 1997, hinatid ko dito yung panganay ko sa Butuan. Okay? 1997, no? March 1997. Okay? March. Ngayon, sa barko, mayroon akong nakasakay, nakasabay na chief engineer. Sabi niya, yung skills mo kailangan sa barko. Malaki ang sahod mo doon. No? Sumasahod ka ng, abot ka ng mga 70,000. Kasi ang dollar dati, 42. No? Mayroon ang sahod na 1,400, 1,200, mayroon 1,600, mayroon namang 1,900. Mayroon namang, mayroon akong na-meet naman, umaabot siya ng 3,500. US dollar. US dollar yan, ha? Dollar. Noong 1997. So, paano ang ano? Paano ang sistema bago ka makasampa ng barko pag ikaw isang welder? Kailangan mekaniko ka, kailangan welder ka, kailangan masinis ka. So, wala man akong background sa masinis. So, what I did naman, pagdating ko sa Maynila, pagbalik ko pala, no, mayroon naman ako ng kasabay na oiler, si Manding. Sabi niya, laki ng sahod mo niyan bay sa, ano, sa barko, yung Peter na tawag. Masahod ka niya ng mga $1,600. Pinakababa na yung ano na yan, $1,000. So, masahod ka na ng 40,000 pesos, di ba? So, sabi ko, paano ang gagawin? Sabi niya, magkuha ka ng masinis. Course. Fleet machine operator. Tapos mag-practice ka sa Norwegian Training Center. Okay? Pero ako naman, regular sa company, yung sahod ko doon is 1,060 per day. Ha? Ngayon, plus OT, umabot lang ako ng mga 200 per day. Sabi ko nga, ang laki ng diferensya. No? So, ang ginawa ko, pagdating ko kaagad, nagpunta ako sa Pasig Training Center. Nag-inquire ako doon. So, mayroong klase. Okay, Monday to Friday. Ito, 5 p.m. Eh, paano yung trabaho ko? So, ang ginawa ko, kasi regular ako, nagpalipat ako ng panggabi. Okay, yung trabaho ko, Monday to Saturday, 7 p.m. to 4 a.m. Okay? For 3 months, no? 3 months yung schooling ko, tapos mayroong OJT na 1 month. So, ang nangyari, good morning, sir. Good morning. Good morning. Mayroong, tawag niyan, mayroon akong chance na bigyan niyo upuan si ma'am. Paano mo upuan dito sa audience? Dito kayo, ma'am. Dito kayo. Kasi mayroon tayong mga bagong ano from Surigao del Sur. No? Ino-orient ko muna sila ngayon. Okay, so ang nangyari naman, sabi ko, paano ako mano? Paano ako? Paano tulog ko dito? Kasi nagtatrabaho na. So, ang ginawa ko, talagang suicide. Suicide, dahil wala kang tulog. Okay? Paano ka makatulog? Alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling umaga. Ay, darating ka sa boarding house mo, mga ano na yan, mga 5,
ang mga 4:30, no? 4:30 ng umaga, tapos klasik ka na naman ng alas 8. Okay? So yun ginawa ko. Talagang ano yan, sinubukan ko 1 week. Parang, siyempre, wala kang tulog. Parang walang laman yung ulo mo. Okay? Ang ginawa ko, kansawan yun. Kasi malaking company yun, malaking ano yun, malaking factory yung pinasukan ko. Bali ano kami, 94 na welder, regular. E tatlong ano, tatlong shifting. Almost 300 na welder yun. Alam mo naman, pag sa Maynila ka, nandyan yung mga kansawan. Putang inabay, huwag ka na mag-aral, matanda ka na, mamatay ka niyan, wala kang tulog. Even supervisor at saka plant manager, sa inyong pinagsabihan ako, bay, mamatay ka niyan, wala kang tulog. Sabi ko, sir, subukan ko lang. So, ginawa ko, pasok sa Alas City. Bago ako pumasok sa trabaho, inuman ko na siya ng isang Pilsen na beer at saka isang balut. Tapos, mirinda ko ng noodles. So, sa pag-second week ko, sabi ko, ayos to, survive to. Pero nandiyan pa rin yung kansawan, bay, buhay ka pa. Di ba? Kasi mga regular, mga bugoy-bugoy. Kanya, iba-ibang ano doon, iba-ibang region kami. Pero wala akong sinabi sa kanila na magbabarko. Walang isang nakaalam sa plano ko. So, sa madaling salita, nagtapos ako ng masinis ko. Pumasa ako bilang isang third class masinis. Dati wala mang NC dati. So, ano na kaagad ako? Kinumply ko na kaagad. Una kong kinuha, nag-leave ako ng 1 week. Kinuha ko yung SULAS dati. Safety of Life at Sea. Absent na naman ako ng 1 week. Okay, pagkatapos noon, nag-practice kaagad ako sa Norwegian Training Center. So, sa awa ng Panginoon, pumasa. So, nakompleto yung lahat ng mga documents ko, passport, seaman's book, lahat ng mga certificate, 1997. Okay? 1997, August 30, 1997. August. No? Nag-leave agad ako ng 1 week pagka September. Second day pa lang ng applyan ko, automatic tanggap na agad. So, sa madaling salita, November 10, 1997, ito yung una kong alis ng barko. Okay? Tanker. Tumapa ako ng tanker. Ako lang isang Pilipino. Limang nationality kami. Pero yung agency, pinaprocess sa akin, Assistant Peter. Ibig sabihin, assistant ako. Pero sinabi na sa akin, walang Peter sa barko. Susubukan natin ng ang principal, subukan nila magkuha ng Pilipino, Peter. Okay? Magkano ang sahod ko? 320 USD. 1 month. Okay? Sa isip-sip ko, ayos na to. Kasi dollar na, yung dati kong sahod, 25 pesos isang buwan. Eh, ito dollar, ayos na to. Diba? Total, sabi ko, darating din na time, ako naman ang mang hunting ng sahod. Ang kailangan ko lang is experience. Diba? Okay? Ito yung first na sakay ko, ha? 320 US dollar. Okay, shout out pala sa ano? Ilang minutes na yun, sir? 38. Oh, yan muna. Pause muna. Tapos, yan muna. Off muna. Tapos,